Governor Julio Argente. Congratulations. Bagay na bagay talaga sa inyo ang bago niyong titulo. My enemies should start saying their prayers. Because this is the beginning of their end. Kaya Julio Argente, hinahamon kita na magkaroon ng recount para malaman natin kung sino talaga ang binoto ng taong bayan! Julio Argente, Pantaraya! Julio Argente, Pantaraya! Palagay mo, ano ang dapat kong gawin sa mga ganyang tao na nanggugulo dito sa Lawiga? Governor, pinaglalaban lang naman nila kung ano yung sa tingin nilang tama. And I don't see anything wrong with it. Para lang sila tayo, may mga paninindigan. I am not anything like those scums. Para silang mga taga na nangaagaw ng pagkain na sa kami na lang iba. Alam mo ba kung anong ginagawa namin sa mga daga dito sa lalawigan ito? We annihilate them before they can become a plague and run the town into the ground. San gano? You know what to do. Yes, go. Ms. Aguas. Relax and enjoy the show. Ay, Ana, pumunta mo na kayo sa likod, Bud. Sama mo sila. Are you not entertained? Para utusan ako. I am Julio Argente, Governor of Poblacion Argente. And no one tells me what to do. Especially you.
Saragos, why are you so upset? Ano klaseng tanong yan? Hindi ka ba ma-upset? Tingnan mo yung ginagawa mo sa kanila. Kaka-governor mo lang. Hindi ba dapat mas kinukuha mo yung suporta ng masa? Nasaan na yung Tatay Julio nila? Mapapabilis ang term mo kung hindi mo ipapahintuyan ngayon. I have the money. I am in a position of power. I have everything I need, Ivy. Hindi ko kailangan ang tulong ng mga kaaway ko. Kung gusto nila akong kalabanin, well, they better be prepared to face the consequences of their actions. I'm gonna excuse me. I'm not in the mood for violence. Sandali lang. Huwag mo sabihin sa akin naaawa ka sa mga mangmang na yan, kanya ka nagkakaganyan. Ha? Gusto mo sabihin ko sa'yo kung ano talagang dahilan ko? Let me remind you, Governor. Malaking pera ang ginasta ko sa campaign mo. Well, kung maaga rin naman matatapos yung term mo, paano ko pa mababawi yung investment ko sa'yo? Pwede ba? Huwag mo akong tratuhin na parang kaaway mo dahil pinoprotektahan lang naman kita. And one more thing, Governor. You need me more than I need you! Argente ay hindi mahina. Ang Argente ay hindi talunan. Hindi niyo maaalis sa dugo ko ang pagiging tunay na Argente. Mabangon ako at dudurugin ko kayong lahat. Nakakapanginig ng laman ng kademonyohan mo, Julio. Alam kong sinusubukan mo lang ako. Pero oras na hamunin mo ako ulit, makikita mo na kung sino ang kalaban mo. Diego, ni-raid ng mga tao ni Julio ang mga pamamahay namin. At kinuha nila lahat ng gamit namin. Pero, ibabalik natin sa inyo ang mga ninakaw nila. Huwag ko kayong mag-alala. Magdani, kung alam ko kayo, masakit ba? Diego! Diego! Okay ba? Diego! Diego! Diego na!
tinangka kami sa kasahaan ng tauhan ni Julio habang nagmamarcha kami. Ano? Nasaktan ho ba kayo? Okay lang kami ni Tatay Pandoy. Pero meron tayong mga kasamahan na nasaktan, nasa ospital. Pero awa ng Diyos, wala namang namatay. Hihingi ho tayo ng tulong. Oo. Hihingi tayo ng tulong. Huwag kayong mag-alala. Wala talagang awa yung matandang Julio na yan. Walang konsyensya! Tama na. Hihingi tayo ng tulong. Ana, si Diego. Asan? Diego! Patay na si Divine Itenco tsaka si Aling Cora. Walang ipwedeng ibang gumawa nung kundi si Julio. Ngayon mababasura na ang kaso ni Emilia. Ano? Jepoy, imposible yung sinasabi mo. Under witness protection sila. Merong nagpabantay sa kanila. Oo na, yun ang alam natin. Pero patay na sila. Diego. Payong kaibigan lang. Hindi natin mapapabaksak ang mga Argente sa pagpoprotesta natin. Walang laban yung mga placards yung sa mga bala nila. Panahon na. Tapatan na natin bala sa bala, armas sa armas. Lumaban na tayo. Hindi dasan sagot sa kasamaan. Naririnig mo ba yung sarili mo? Uubusin nila kayo kung di kayo marunong lumaban. Kailangan nyo lumaban. Lumalaban kami sa tamang paraan. Sabi mo nga sa akin, ano pa bang tamang paraan? Ano pa bang tamang paraan ni isang bagay na nangyari sa lugar na to? Misa, magbanggit ka! Yung mga witnesses natin na mamatay na. Ang dami nang nasasaktan, Diego! Magsabi ka ng isang bagay! Jepoy, tama na. Hahawak lang kami ng baril. Kapag poprotektahan namin ang mga sarili namin, hindi pa ako matay na tayo! Jepoy! Isa kang anghel! Pero walang lugar ang mga anghel sa bayang to, Diego! Gumising ka! Usapan na tayo! Sige, pumatay ka! Panahon na! Sige, pumatay ka! Sige, pumatay tayong lahat! At anong pinagkaiba natin sa kanila? Tama ka, Diego. Kapwa nila demonyo ang tatapos sa kanila. Jepoy, ano ba? Hindi ka pwedeng umalis. Hindi na ito ang tamang lugar para sa akin. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Ana. At saan ka pupunta, ha? Pupuntahan mo yung mga Argente, paghihigantihan mo sila, papatayin mo sila? Alam mo naman pala. Wala lang ang paraan, Ana. Kailangan ko nang gawin yun. Ayoko nang may masaktan. Hindi, Jepoy. Kung hindi ka magpapapigil, sasama ko sa'yo. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Jepoy, naiintindihan mo ba ako, ha? Huwag kang umalis, Jepoy. Baka kung anong mangyari sa'yo, Jepoy. Huwag, please. Kailangan ka namin ni Aileen, ha? Naiintindihan mo ba ako? Salamat na sa lahat-lahat. Alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo rin si Aileen. Huwag mo siyang papabayaan. Jepoy, what, please? Jepoy, hindi mo kailangan gawin to.
pakiramdam. Nakita ko na siya. Ma'am? Ma'am? May nagpapatigay po sa inyo. Sino? Siya po. Namin gagahasain. Eh, ba't mo ako nila dito? Tauhan ka ni Papa? Ano, ipapag-good job niya niya ako? Sige na, patayin mo na ako! Huwag na natin patagalin to! Hindi ka rin namin papatayin. Bakit niyo ako nila dito? Sino ba kayo? Maligo ka at maglinis ka. Magbihis ka at mamaya may bisita ka. Bisita? Attorney De Jesus? Emilia, we've been looking all over for you. Kinidnap ako mga to eh. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko dito. Teka, attorney, what are you doing here? Dinukot din nila ako dinala dito para sabihin sa'yo ang balita. Ha? Anong balita? Hindi mo pa ba alam? Dinismiss na ng judge ang kaso mo. Paano nangyari yun? Patay na si Divine Uitenco at Corazon Sammartino. Wala na maipresentang bagong testigo ang prosecution. Bigla rin naglaho ang lahat ng ebidensya nila laban sa'yo. Pati ang kaso mong pagpuga, absuelto ka na. Nililis yung kaso ko? Sino tumulong sa akin? Hindi ko rin alam, Emilia. Sino nag-utos sa inyo na kidnapin ako, ha? Sino? Magsalita ka! Hindi ka na magtatagal dito, Ms. Turillo. Ihatid ka namin sa poblasyon ni Argente sa lalong madaling panahon. Hindi pa ako pwede umalis dito. Kailangan ko ng kotse at saka ng cellphone. Anong kalokohan to? Paano na whitewash ang kaso ni Emilia? I'm sorry, Ivy, but they got everything. Lahat ng ebidensya natin. Documents gone. It's as if none of it existed. Okay, fine. Sige. Pero sino? Sino naman at sino ba yung pwedeng ibang tumulong kay Emilia? Imposibleng si Julio. Hindi niya tutulungan si Emilia matapos ng traidorin nito. Kung hindi man si Julio, eh malamang si Jaguar may gawa nito. Thank you. Jaguar. Jaguar, thank you. You know, I've been trying to call you, but I cannot seem to contact you. But finally, you're here. Finally, nakausap na rin kita. I just want to thank you for saving me. Kailangan namin lumipat ng pulita. Ano nangyari sa'yo? What? You mean to say, wala kang balita sa nangyari sa'kin? Jaguar, you saved me. Ikaw ang naglinis lahat ng ebidensya against me. Pati mga witnesses ko, kaya nakalaya ko. I'm technically free because of you, Jaguar. Hindi akong tumulong sa Emilia. What? You gotta be kidding me, right? Gustuhin ko man, pero hindi ako. Okay,
Kung hindi ka ang tumulong sa akin, then sino? Si Julio. It's impossible, Jaguar. Itinakwil na ako ng ama ko. Para sa kanya, wala na siyang anak. Kaya imposibleng tulungan ako ng tatay ko. Baka may kailangan siya sa'yo. Kung tinulungan ka ni Julio, sigurado may kapalit yun. Kaya kinakailangan mong mapalapit ulit sa kanya para hindi kanya maisahan. Rob, padula si Mr. Cheng. Oh, well, pakisabi na lang kay Mr. Chen. Thank you sa kanyang regalo. And I'm looking forward to working with him some more in the future. Yes, go. Pakilagay na lang dyan. Okay. Papasok ko muna yung bisita. Okay, go. Okay. Keys. Money, 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 money. Si Arnaldo? That is why we spend millions during elections to make sure that we win so that we can make more millions. You see? That's the point. Kanya kinakailangan, laging merong Argente na nakapuwesto para tuloy-tuloy ang pasok ng pera. But it seems we have a problem right now. Mukhang merong traidor sa ating poder at kilala mo kung sino siya. Does the name Ivy Aguas ring a bell? Arnaldo, ang babae bang ito ay kaaway o kakampi? Huh? Well, doesn't really matter, my son. Dahil malapit nang lumabas ang tunay na kulay ng babaeng yan. And Lolo Julio will take care of everything. Kapag napatunayan ko na trinatraidor tayo ng babaeng yan, tatanimang ko siya ng bala sa ulo at pagkatapos, makakain ko siya sa mga daga. Come in, come in. Governor. Ito ba yung sinasabi nilang to the victor belongs the spoils? Something like that. How are you, Ms. Atlas? Yes. So, bakit mo ako hinahanap? Well, may nasagap akong balita na nagbabalak na namang manggulo itong pangkat ni Diego. And my God, seems like they just don't know when to quit. Okay, so anong balak mong gawin sa kanila? Ano ba ang ginagawa ng isang ama sa mga suwail na anak? Hindi ba tinuturuan ang leksyon? Masama man sa aking kalooban, eh, kinakailangan kong gawin ito. At ikaw, Miss Aguas, ang napili kong magpataw ng parusa sa kanila. Sumama ka na kala, Colonel. Dambutin ninyo, hulihin ninyo, kausapin ninyo, dukutin ninyo ang kung sino mga abutan yung tauhan nila, Diego. At pagkatapos, gawin niyo silang abo. Ha? Ako? At bakit ako? Ano ginagawa nito ni Colonel Sangano? Wala na ba siyang kwenta? Paano iba niyong tauhan? Ako talaga? Alam mo kasi, Miss Aguas, ikaw ang napili ko dahil nahalata akong pagdating sa grupo nila, Diego,
bang lumalambot ka? Mukhang kailangang patigasin kita ulit. Kailangan masiguro ko na pakikinabangan pa rin kita at kakampi kita. Governor, ano pa ba? Ano pa bang gusto niyong gawin ko? Ano pa? Binuhis ko yung buhay ko kay Arnaldo, naglabas ako ng malaking halaga para sa kampanya mo, and yet, eto pa rin, wala ka pa rin tiwala sa akin. Ano ba pwede kong gawin para patunayan ko yung sarili ko? Well, madali na lang yan eh. Sundin mo yung inuutos ko. Patayin mo ang mga tauhan ni Diego. No! Well, mamili ka. Papatayin mo sila. O ikaw ang papatayin ko. Ngayong Martes. Surprised? But I am so back. Emilia! Hi, Papa! Matagal ko nang itinakwil ang harap ko ngayon. Mahihiya ang manikin sa kaplastikan ng mag-amang to. Pwede umalis. Ngayong gabi natin sasalakayin ang grupo ni Diego. Diego, yung mga tauhan ni Julio, dinakip si Ana at mga supporters mo. Papatayin nila sila!